Okay, itong kalant ko na dinidevelop ko ay medyo parang kakaiba. Ibig ko sabihin, parang kabaliktaran rin siya ng mga kalant kong nauna. Siya ay walang pondong langis sa loob ng ating chamber. Ayan o. Nagbabagay yung ating mga karbon sa loob ng ating chamber o. Sa flooring. Tapos, pagka ginagalaw natin yung ating mga karbon, humihina ang performance. Kakaiba ito eh. Mas lumalakas siya pag maraming nabubuong karbon sa loob. So ayan, ayos na ayos ang performance niya. Oh. Kakaiba talaga itong kalan na ito. Ayan o. Oh. Blue flame ang ating output. Maski walang ano, maski wala siyang pondong langis. Tanggalin ko na uli. Ayun, ang lakas. Ganun lang kabilis yung patak niya. Tapos blue flame ang ating output. May orange sa ibabaw, kaya lang pagka sinasalangan niya, nawawala na yan. Automatic siyang nawawala. Okay, so itong dinidevelop ko ngayon na kalan. Yung walang pondo sa loob ng ating chamber. Kaya kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang langis dyan sa loob. Puro baga lang ng karbon. Puro nagbabagang karbon lang yung nasa loob ng ating chamber. Yung mga nauna kong kalan, pagka may mga nagbabagang karbon na, pumapangit ang performance. Ito kakaiba. Kapag kami nagbabagang karbon, gumaganda ang performance. Oh. Pag may nagbabagang mga karbon, gumaganda ang performance. Kabaliktaran itong aking kalan na ito. Yung mga nauna kong kalan, gaya na nando doon, pag nagkaroon ng carbon formation, humihina. Ito, lalo siyang gumaganda pag may carbon formation. Okay, stable lang natin siya ng ganyan. Double check ulit natin. Nakikita niyo, nagbabaga yung mga gilid ng ating chamber. Ayan o. Ibig sabihin, wala talaga siyang pondong langis sa loob. Basagin natin yung mga kulay pula na yan para nakikita niyo na wala talaga langis. Ayan, nakikita niyo yung kulay pula na yan. Babasagin ko. Ayan, nagliliparan yung karbon natin na galing sa loob. Ayan. Ayan, visible na yung ating flooring. Maski hindi natin basagin yung carbon na yan, tuloy pa rin ang kanyang performance. Ano ba, basagin natin yan. Nakikita, palilipa rin natin yung mga carbon sa ibabaw.
binasag-basag ko rin mga carbon sa loob. Ayun, tingnan nyo yung flooring nya. Ayan, kitang-kita, walang lakawalang kalaman-laman na langis yan. Tuyong-tuyo yung ating flooring. Carbon lang yan. Lukayin natin maigi. Carbon lang yun, carbon lang yun, ayun o. Walang langis. Talagang carbon lang ito. Ayan, nagliliparan. Ayan. So, ibig sabihin, itong chamber na ito, itong used oil color na ito, gumagana ito maski walang pondong langis sa loob ng ating chamber. At blue flame pa rin yung ating output. So, ito ngayon ang dinedevelop kong kalan para safe. I mean, maski mabuhusan ito ng tubig, wala namang pondong langis, kaya hindi masyadong delikado. O, malakas din ang performance na ito. Din yung patak niya, tamang-tama lang yung ganung patak na yon. So, yan ang kanyang feed. Papunta ron. Pwede rin palang gumana yung mga ganitong klaseng kalan. Yung walang pondo sa loob. Mataas din ang berada. Yo. Nasa mga 8 inches din ang taas. Maski wala siyang langis na naka-stack sa loob ng chamber. Mas safe itong gamitin kaysa sa may pondong langis. Kasi pag ito'y napatakad ng tubig, walang mainit na langis na kasamang magliliyab. At hindi masyadong magkakaroon to ng violent reaction kasi nga wala namang langis na tayong nilagay sa loob. Walang pondo. Subukan kaya natin patakan ng tubig. Tingnan natin ang kanyang reaction kung talaga malakas o okay lang. Okay, so may tubig ako rito. Papatakan natin sa loob na mismo. O, ganun lang ang reaction niya. Hindi masyado malakas. Kasi nga, walang langis sa loob. Walang langis sa pondo. Okay, so, buusan ulit natin. O, ganun lang ang reaction niya. Oh. Pero kung may langis yan, ang taas ng siklab niyan. Okay, so yan. Bumabalik na ulit siya sa kanyang normal operation. Ayun ang kanyang loob niyan. Tuyong-tuyo yung ating flooring sa loob ng ating chamber. At saka napakatipid na ito kasi napakabagal ng patak ng aking langis. Ayan o, tingnan nyo yung patak. Ganun lang. Manipis ang kuwan nito. Manipis ang kanyang droplets. Yan ang ating output yan. Napakalakas. Pero pwede rin nating pahinaan. Okay, so yan ang ating flooring. Kitang-kita na. Ayan, nabibisualize nyo ba? May mga carbon formation sa ating flooring. Ibig sabihin, tuyo yung ating flooring na yan. May mga nagbabaga sa loob.
low flame yan. Pag sinasalangan natin yan, nagiging blue flame yan. Sa balanse ang ating kaserola, ipabalanse ko lang. Ayan, sinentro ko lang. Wala. Pwede rin pala siya makapag-produce ng blue flame maski walang stock na langis sa pinakalob ng chamber. Hindi pala balanse yung ating yung kaserola. Pouring natin dito ang chili. Okay, tatanggalin ulit natin itong kaserola natin. Okay, so abangan nyo pa yung update dito sa aking kalan na ito. Ngayon lang ako nakapag-produce ng ganitong kalan na malakas ang pwersa maski walang pondong langis sa loob. Walang laman na wala kayong makikita nakapondong langis sa loob ng ating chamber. Ano lang yan? Puro lang flooring at saka mga nagbabagang carbon yung nasa loob ng ating chamber. At malakas ang kanyang blue flame kapag sinasalang natin yung ating kaserola. Masyado nga lang mainit na. Hindi ko na mahawakan. Halimbawa, sinasalang natin yan. Yan. Nakita nyo yung lakas ng pwersa. Oh. Oh. Blue flame na blue flame ang ating output dyan. Okay, so yung kalan ko na to, ito ang kauna-unahan kong ginawa na walang pondo yung ilalim. Kasi yung mga nauna kong mga kalan, bago ko mapaganda ng bago ko mapaganda ang performance, dapat may pondo siya na mga 10 millimeters. Mga 7 hanggang 10 millimeters nakakapag-perform ng maayos yung mga kalan ko dati. Pero ngayong itong kalan na ito, halos walang pondo sa loob ng ating chamber, sa flooring, ang ganda ng performance. Kaya maski mabuhusan to ng tubig, hindi siya talagang delikado kasi wala nga naka-imbak na langis sa ating burning chamber. Yung patak na yung patak-patak lang na yun ang kanyang kinukonsume. Yun. Yung patak-patak na yon bago dumating sa ilalim ng ating chamber, sa pinaka-flooring ng chamber natin, wala na yon, nag-evaporate na yon, halos ma-dissolve na yon. Kaya kung mapapansin nyo, yung ating flooring ng ating chamber, ayan, walang stock na langis. Ayan, may nagbabagang mga kapirasong carbon. Nagkakaroon kasi ng carbon formation. Pero okay lang magkaroon ng carbon formation. Mas gusto pa nga na ito, yung may carbon sa loob. Hindi nakakasira maski may carbon na nabubuo sa loob ng ating chamber. Kaya nga itong kalan na ito ay kabaliktaran, hindi tulad ng ibang kalan, pag namuuna yung carbon, pumapangit na ang performance. Ito kakaiba.
pag namuo yung carbon, lalong gumaganda yung apoyo. So, hindi kailangan dito ng tinatawag na oil destructor, carbon breaker, wala na. Hindi na niya kailangan dito sa kalangko na ito. Kasi dito, hindi na kinakailangan ng oil destructor kasi wala namang langis sa loob. Walang itutulak na langis, walang i-distract na langis. Tapos, yung carbon breaker naman, mas gusto naman nito yung meron siyang carbon. So, bakit ko i-break? Kasi pag binabasag natin yung carbon, parang nag-iiba yung performance. Okay, tingnan nyo. Babasagin natin yung carbon. Ayan, nakikita nyo nagliliparan. Ayan o. Nagliliparan yung ating carbon. Ayan, pag binabasag natin, makikita nyo hihina yan. Ayan. Babasagin ko yung mga carbon sa loob. Yan, walang langis yan, wala natulo. Kasi kung may langis yan, may tutulo dyan. Yan o. Yan, walang natulo langis. So, ibig sabihin, tuyo-tuyo yung carbon natin, yung ating chamber. Yan, napansin nyo ba nung binasag ko yung carbon, parang medyo humina yung apoy. Pero mga kabawi din yan. Yan, nagsisimula na uling bumawi ulit. Kaya nga kakaiba ito. Mas gusto nito yata, mas maraming carbon sa loob ng kanyang chamber eh. Ayan, parang medyo humina nung binasag ko yung carbon oh. Tingnan natin yung loob. Hindi na masyado makita, hindi kasi high-tech ang aking cellphone eh. Oh. Okay, so ito yung ngayon ang aking pag-aaralan maigi. So dututin ko maigi ah. Ayan po, ayan. Makikita nyo, walang natulo. Ibig sabihin, walang langis sa loob ng ating chamber. Ayan, wala talaga. So, tamang-tama lang yung droplets na yon. Yung ganong katulin na patak. Bago siya umabot sa flooring, na-dissolve na siya. Nag-evaporate na. Nakita nyo nung dinot-dot ko, parang medyo humina yung ating kwan. Yung ating apoy. Kaya nga kabaliktaran nito eh. Gusto nito may carbon sa loob eh. Pero lalakas din nga ng paunti-unti yan. Baka kabawi rin uli yan. Blue flame pa rin naman siya. Oh. Okay pa rin naman yun siya. Unti-unti mga kabawi yan. Gusto kasi na ito, parang may carbon formation sa loob eh. Ayan, unti-unti nang nakakabawi. Medyo lumalakas na uli. Ayan, lumalabas na uli yung kanyang mga blue flame. Kaya nga itong kalangko na ito ay kabaliktaran. Kapag ka walang carbon, humihina. Pag may carbon, lumalakas. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Abangan nyo pa yung update sa gagawin ko sa kalangko na ito. Maraming maraming salamat sa pagsama. Until then.